Hi guys, welcome to Adventure Vlog, where you have to find out who you are and live it in purpose. Hi guys, good evening. So, papakita ko po sa inyo kung ano yung laman ng aking hiking bag. Meron pa pong kulang dito. Usually ang kulang ay water and yung lunch na baon namin. Pero ang binabaon lang talaga namin minsan, madalas. Minsan ano, kanin lang. Tapos meron na lang kaming tuyong daing or meron kaming dilata. So ayan. So kita ko sa inyo yung laman ng aking bag. Pero before that, let's do a ano muna. Bago ko siya ipakita sa inyo, magro-routine muna ako. Ano? So see you guys after my routine, then I'll show you what's inside my hiking bag. Hello. Ayan. So, ayan guys. Balik tayo dito sa what's inside my hiking bag. Actually, ito, dry bag talaga siya. Pero, kinonsider ko na siya as my hiking bag kasi wala akong ibang bag na ginagamit para mag-hike. Pag nagsuswimming, nag-hike, ito na rin yung dala ko. Kasi dito sa amin, pag akyat mo ng bundok, pagbaba mo, beach na rin, parang sa hinihingal ako. So, sayang naman kung hindi ka maliligo sa beach. So, ayan. Alright, let's get started. What's inside my hiking bag? Ayan. Medyo pawis na pawis ako, guys. Pero okay lang yan. Magpapahinga ako konti, then shower. Ayan. Okay, so, bus ko lang. Medyo marami siyang laman. May dadagdag pa akong tubig dyan. At saka kanin. Ayan. Tsaka mga siguro dalawang sky flakes. Kasi hindi naman kami nagtatagal. So, alis kami dito ng like 7. Babalik kami ng mga 3 or 4. Hindi siya malayong lakaran. Siguro pinakamalayo na isang oras. Dalawang oras yung balikan. Pero kasi nagtatagal kami doon kasi malapit nga siya sa beach. So, nagpapahinga kami. Nagsiswimming. Tapos, kwentuhan. Minsan, idlip na rin. So, ayan. First pouch na nasa loob ng bag ko. Nilalagay ko siya sa pouch kasi yung buhangin, minsan hindi mo maiwasang pumasok sa bag. So, yung mga dala mong gamit, ayaw ko kasing malagyan ng buhangin kasi yung iba pinupunas sa muka tsaka sa katawan. So, meron akong maliit na towel. Ayan. Ayan siya. Ginagamit ko to pamunas na rin ng pawis. Tapos, konting bilad. Pwede na rin siya pamunas pag galing ka sa beach. Kasi hindi na rin naman kami nag-aanlaw. Pag uwi na kami nag-aanlaw. So, ayan. Sa loob niya, sa ilalim, hindi ko makakalimutan itong mga to. Kasi may baon akong kanin. Para hindi siya napapanis, dilata na lang yung binabaon. Tsaka, takot ako magutom, guys. So, ayan. Meron akong century tuna. Tsaka, unipack. Ewan ko ba bakit maraming nagre-reklamo sa nagbibigay ng relief goods nowadays. Wherein, ang sarap kaya ng sardinas. Ewan ko, bakit ganun? Kung sino pa yung mga hindi nagbabayad ng tax, ano? Yun pa yung maraming kuda. Ayan, so. So, sasara ko lang to, sandali. And then, meron akong another pouch. Ang laman nito ay sando at saka bra. Kasi ayoko nang, for example, nagbe-beach, ayokong laging basa yung pang-itaas. Kasi parang feeling ko, uubuhin ako pag-uwi. So, kahit hindi ako nakapag-anlaw, nagpapalit ako ng bra at saka ng sando. So, the rest, okay lang yan. Kasi natutuyo naman habang naglalakad. And then, I have another pouch right here. Ito. Meron akong alcohol.
Hindi na to yun yung original na laman niya. Nire-refill ko na lang siya kasi sayang yung bottle. Meron din akong dental floss. Kasi madalas naming baon ay may tinapay, may tuyo. Minsan, meron ding karne. At yung ngipin ko, pag nakikita nyo, medyo marami siyang awang. Kaya marami din siyang singit-singit madalas. Kaya nagbabaon ako nito kasi masakit din pag may nakasingit sa ngipin. Tapos, meron din akong hand cream. Antibac. Ito actually galing kay Ate Michelle. Si Ate Michelle yung makikita nyo dun sa previous videos ko na asawa nung kaibigan ko rin na foreigner. Sila yung may-ari ng bahay na may pool. So, binigay niya to sa akin. Binili niya to sa Germany. Kasi, madalas yung kamay ko magkaroon ng allergy rashes pag nakahawak ako or nalagyan siya ng something, chemicals, ganun. Especially sa gel polish. Nagbabaon lang ako nito in case mangati siya, meron akong panglagay. Sauce. Tapos, meron akong tissue. Ayan, maliit. Galing din to kay Ate Michelle. Hindi ko siya masyadong nagagamit. Kasi wala naman ako pinagagamitan ng tissue. Ayan. Meron din ako nito. Ito, Bello. May SPF 40 siya. Sa mukha ko lang siya nilalagay kasi minsan hindi naman ako takot mangitim. Yun nga lang, pagka kasi nakabilad sa araw, minsan masakit talaga masakit talaga sa balat. Ayan. So, ito. Gamit ko yan. Ito lang maliliit yung binibili ko kasi kasyang-kasya siya sa maliit na pouch tsaka sa pocket pagka tamad ka magdala ng iba pa. Meron din akong lip tint. Ewan ko ba't nagdadala ko nito, bihira naman ako gumamit niyan. Tsaka meron ako nitong small medicine kit. Ayan. Hindi ko na inaalis yung ibang laman nito kasi baka ma-misplace ko. Though meron kaming medicine box na kung saan nakalagay yung ibang medicines na pwede namin kailanganin. Nagdadala lang ako nito during the hike. Ito yung pampatak sa mata. Galing pa to sa Japan. Ayan. Galing yun siya sa Japan na binigay ng ate ko. Kasi masarap siya sa mata. Kasi guys, meron siyang vitamin E, B6, NA, at saka K. Ayan. Meron din ako nito. Salicylic acid. Ganito yan siya. Meron siyang brush. Madalas ako guys may singaw. Sa ate ko rin to galing. Actually ayaw niya to ibigay sa akin eh. Kasi sabi ko, babalik naman siya sa Manila. Bago siya bumalik ng Japan. So bumili na lang siya ng bago. Ayan siya. So pag naglagay ka nito, like siguro 24 hours, wala na yung singaw mo. Pero ako kasi the next day, meron na namang bago. Ayan. Meron din ako ulit nito. Meron siyang Trocide, Thioconazole, ang tawag. Basta anti-bunny siya. Athlete's foot at saka had-had. Yan, so again, ginagamit ko siya sa, madalas ginagamit ko rin siya sa kamay. And then, meron ako nito. You guys know what this one is. Bigay din to na sa akin Ate Michelle kasi madalas hirap ako pumupo. And same thing goes with this one. Galing nito ng Japan, pampapupo siya, pero usually nag-take effect siya 6 to 8 hours. So mas maganda siyang inumin sa gabi. Hindi ko to iniinom. Most likely ginagamit to ng mga babae para pang diet. Pero ako parang ginagamit ko siyang maintenance kasi last time na ospital na ako dahil hindi ako makapupo for 1 week. So, ito, ginagamit ko lang siya para regular yung pupo ko, pero hindi ko siya araw-araw iniinom. Pagka okay na yung pupo ko, pagka nakakapagpupo na ako ng dire-diretso, tinitigil ko na siya. Pero kasi minsan may nakakain akong hindi maganda na nagkukos ng hindi ko pagpupo sa ilang araw, which is not good. Okay? So, ayan. Ito, meron akong Dolphinol kasi madalas meron akong migraine. Na naman ako sa aking tatay. Ayan. Lagi akong may Dolphinol. Iniinom ko lang siya pag hindi ko na kaya yung sakit. Pero minsan, tinatry kong itulog na lang kasi ayokong sanayin yung sarili ko sa gamot. Ayan.
Tsaka meron ako nitong very very small bottle. Ayan. Smells like heaven, guys. Ito, ano siya? Siya yung white Ifica scent. So, ayan. Nag-refill ako sa bottle na to. Galing pa to ng Vietnam. Sa boyfriend ng pinsan ko tong bottle na to. Sabi ko, akin na lang. Hinugasan ko siya. Tapos, nire-refillan ko siya ng either kahit anong minty ointment or parang oil. Para in case lang nahihilo ako, ganun, may nadadala ako. So, ayan yun siya. Kaya ako may maliit na box. Meron din ako ng loperamide. In case, ayan, magtaid din ako. So, ito lang naman guys, ang dala ko palagi. And then, minsan, binabaon ko tong speaker sa taas. Though, hindi naman kailangan lagi may speaker kasi mabigat siya dalhin. So, wait lang po ah. Ayusin ko lang siya. Hindi kailangan magdala ng speaker all the time, no? Kasi mas magandang magkwentuhan kayo magpipinsan, mag-spend time kayo ng mga pamangkin mo habang nagpipiknik kayo. And kagandahan talaga guys, simula nung nag-lockdown, ginagawa na namin siya as routine every weekend. Kasi nababagot din naman yung mga bata kasi walang mapuntahan, TV lang yung kanilang libangan, cellphone, ayun. So, magandang gawin at sanayin yung mga bata na nag-hike at ma-appreciate yung nature. Ano? Meron din pala ako nito kasi marami akong baby hair. So, kahit pinagpapawisan ako, pag malakas yung hangin, dry na siya. Yan. Lahat ng baby hair na pupunta sa mukha ko. No? Kaya marami akong tigidig dito. Yan. Kasi pag tuyo na siya, pupunta siya sa noo ko. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video na kung saan ipakita ko sa inyo ang laman ng aking hiking bag. So, see you guys on my next vlog. Thank you so much for watching. Bye! Subscribe, click that bell, like, comment, and share. Thank you!